Good morning guys. So ngayon, magsisimula tayo sa pagtatanim ng mga buto. And kakagising ko lang ngayon. So medyo late na tayo magtatanim ngayon. And actually meron na ditong 5 klase ng buto. So hindi ko lang alam kung magiging successful yung pagtatanim natin. Na alam naman natin na yung lupa dito is medyo mabuhangin. And hindi ko lang alam kung angkop di yung mga butong to dito sa lupa na to. So, una is itong carrots. So, yan. Pangalawa, itong bell pepper. Pangatlo is yung sugar peas. Ano ba yung Tagalog ng sugar peas? Sitsaro ba yun? So hindi ko lang sigurado. And pang-apat is yung cabbage. And pang-lima is yung cauliflower. In short, mga sangkap to sa paggawa ng chop suey. So yun, sisimulan natin yung pagtatanim ngayon. So hopefully maging successful yung result ng pagtatanim natin. So tara simulan natin yung pagtatanim. So ang ginawa ko dito sa space na to, hinati ko siya kay cabbage at carrots. So dun sa dulo para kay carrots, at dito naman sa unahan para kay cabbage. At ang unang step na gagawin natin is ilalagay natin yung buto. So medyo mahirap siya kasi maliliit yung mga buto. So dapat konti-konti lang yung lagay natin. Pangalawa, tatakpan na natin yung mga buto. At ang pangatlo, didiligan natin siya ng tubig. Balang ginawa ko, spring lang siya para hindi siya masobrahan. Sunod naman kay carrots. Balang ginawa ko guys, 2 lane siya kumpara kay cabbage na 1 lane lang ginawa ko. Bali si carrots, ang pagtatanim is direkta, hindi po siya transferable. Unlike sa ibang mga halaman na pag tumubo, pwede mo siyang ilipat. Si carrots dapat kung saan mo siya tinanim, dun na mismo siya. Tapos natin may lagay yung mga buto, tatakpan na natin siya. At spray ulit natin ng tubig. Ito naman is yung buto ng sugar peas. Bali, nilagay ko siya sa may puno ng kakao at malunggay para may gagapangan siya pag tumubo na siya. At same step lang din yung ginawa ko kay bell pepper at kay cauliflower. Bali, si bell pepper nilagay ko siya sa dito sa maliliit at kay cauliflower din sa malalaking pot.